Ibig sabihin, pero ano yun, kumbaga, nahuli mo na siya dati, tapos naulit-ulit. Tatlong beses po kasi ako niloko ng worst po. Yung pangatlo po, isin yung pinaka-worst, na nakipag-iwalay ako, umalis ako sa kanila kasi nga magka-live-in po kami. And then after nun, palihim po kami, nagkabalikan ni ex. Pero yung girl, nandun pa rin, kasama niya po sa bahay. Kasi yung girl kasi nakatira po sa bahay namin. Bakit? Yung ex ko po kasi is motor rider po. Okay. Circuit rider po siya. Tapos si girl is rider siya sa province na kailangan niya pumunta ng Manila para kumarera po. Oh, oh. So nung nagsama sila, naging riding in tandem. Yes po. Nawala po ako. Oh, dati bed spacer lang eh. Ano? Bed spacer lang. Oo, oh, nag-ano na nagsama na sa isang operasyon, riding in tandem. Maganda ako sa monitor na yun. Bakit? Anyway, hindi pag ganun ko lang. Ay, ay. Oh, ganun. Ay, iba. Oh my god. Ano yun? Babalik ako pag buo na. Hoy, may Kim Kardashian ka dyan, ha? Ha? Kim Kardashian ka dyan, ha? Oh. Ladies and gentlemen, Kim Kardapia. Oh, anyway. Teka, bago yon may dalawang cheating. Yes po. Nabubuking mo yon o nalaman mo na lang ng sabay-sabay sa dulo? Na, yung una po, nahuli po namin ni Twin. Kasi sinurprise po namin siya sa birthday niya. Pero ikaw na-surprise. Kami po na-surprise. No. Yes po. Nung, paano mo nakita dun sa surprise ng birthday? Magkasama sila? Nasaan sila nun? Nasa kwarto po. Oh! So, dadalhan mo sana ng surprise. May dala po kaming pizza. May dala kaming cake, tsaka pizza nun. Kami po yung na-surprise. Kami yung na-surprise. Ano, yes. Anong dahil? Anong ginawang dahilan? May dala silang pizza. Eh, kumakain naman na ng pizza. Pag, ay, may nakita. may pinapangasin na lang isang flavor pala ng pizza doon. Di ba? May dala ng pizza doon. So, ay! Nahuli na naman tayo! May pizza na! Anong ginawa niyo? Oo, may nagdala na pala ng pizza ng una. Ano sa hog? Ha? Anong flavor? Hindi ako marunong sa mga flavor. Four cheese. Hawaiian. Kahit ano. Basta kayo nang mag-decide. Everything on it. So, oy, sorry ha na, pinapagaan namin yung chikahan. Hindi ginagawa namin ng katatawan ng slight. Anong ginawang rason? Ang reason niya po kasi sa akin. Natumba lang dun sa kama. Ewan ko ba, dyan naglalakad, bigla lang natumba sa kama. Ganun. Nakainom po kasi siya noon. Tinatawagan niya po kasi ako noon yung time na nasa ibang lugar po kami nung family ko po. Bumibili kami ng regalo noon. December po yun ha. December 23. Tapos, tinatawagan niya po Diyos ako ko, na... Diyos ko, papasko pa. Opo, napumunta daw ako sa... Di man lang sa 26 na ginawa. Nangyari yun. Hindi po inantay. Natakot. Bakit? Kuya. Alam mo yung, sorry, na-distract lang ako. Alam mo yung pagtingin namin, meron, sa dulo ng kahon, may kamay na nakagano. Ayan, nawala na yung kamay. Nawala. Bumalik. Parang may multo yung nakawala. Walang katawan na, ganun lang siya. Umapit siya, nung narinig niya kasi yung tungkol sa pizza na napakapit siya sa bag. Baka mamaya na sisi. Takot ako. Eh, kasi may mumu kasi dito sa studio eh. Ilan? Ha? Paano mo nalaman, te? Depende. Minsan nagbe-brainstorming kasi sila. Kaya pala malamig. Oh, anyway, sorry. So, na-booking mo na, tapos, ba't napatawad mo pa? Ang lala nun, ha? First po. Ah, first unang huli mo yun? First cheating. Hindi, first dalawa. First cheating na worst. Napaka-call yun ng first unang huli mo. Kasi di ba yung Karil, yung nalaman mo o nabalitaan mo, ang sakit na nun, di ba? Pero yung nakita mo pa, tapos yung mga lugar katulad ng kwarto, yes. Ng ano, di ba parang ang grave nun? Opo. Ba't napatawad mo pa? Sobra kang in love talaga. Mahal ko po eh. Sobrang mahal na mahal ko po. Kailan mo masasabing sobrang mahal mo o sobrang syunga mo? Hindi. O minsan kambal yun. Kambal yun eh, no? Pag sobrang nagmamahal ka, minsan nagiging sobrang syunga ka na rin. Hindi natin maja-judge nangyayari sa ating lahat yun, yes. Di ba? Kasama parang halos lahat tayo guilty. Nangyari sa iyo, Darren? Kasama na yun sa pagmamahal. Nangyari ba sa iyo yun, Darren? Oo. Karil, nangyari ba sa iyo yun? Oo naman. Oo, minsan. Kaya hindi mo rin choice natin. Yeah. Pero may sinasabi si Veka kanina na ba't mo napatawad? Anong excuse nung ex mo? Ang sabi nung ex ko,
may gusto daw yung girl sa kanya, nagpumilit na pumunta daw doon kasi alam na wala ako. Ayun kasalanan po. Tapos ang sabi naman ni girl, pinapunta daw siya ni ex. Ayun po. Eh syempre, hindi naman na tayo pwede magturuan kung sino nag-anyaya at kung sino nagpumilit. Ang klaro, nasa kwarto sila pareho. Baka sa susunod, kasi ewan ko ba hindi namin nakita, may nagtulak sa aming dalawa eh, doon sa kwarto. Ewan ko ba nun sa amin.